Hello guys, welcome saat in WAG Forex. So we just made some upgrade siguro no, sa ating scoring for G1. So medyo in-update natin yung Excel. So in this video, parang ipapakita ko kung paano siya ginagamit. Okay, so ano ba yung routine? So makikita nyo dito mayroon ng open trades at saka pending orders. So, puntahan ko yung demo account ko. Okay? So, yung mga open trades ko, CADJPY. Yan. So, lang yan. CADJPY. LASEL. And then, EURGBP. EURGBP. GBP. Na buy, and then GBP AUD, GBP AUD na sell, and then sell na GBP JPY. Okay, so kung titingnan nyo, kung wala kang SL, ESL yung RRR, no? So meaning positive SL. So yung SL natin dito is sa ating open trade 55 at saka 118. So nakasulat na kasi ito, ini-input ko lang, no? Sa Euro GBP meron tayong 42 at saka 112 na TP, at saka GBP AUD 48 tapos 162, and then GBP JPY 45 and then 106. Okay. CADJPY, DJOY, JPY, yan. And then, ating open pending trades, AUDJPY, sulat ko dito. AUDJPY na sell, tapos AUDNZD. AUDNZD na sell. Parang sell limit lahat, no? Oo, sell limit nga lahat. Tatlo pang sell. Sell, sell, sell. Okay, EURJPY. EURJPY. Tapos EURNZD. At saka USDJPY. So yung SL natin dito. 29, 57, 22, 24, 50, 102, and then 30, 120, and then 24, 87. Okay, so dito input ko yung mga open trades and pending orders, no? Tapos input natin yung balance ko. So yung balance ko ngayon is 1,000.19. So makikita ninyo, yung current trades ko is 190, no? So kung may SL ako, mababawasan yung current balance ko ng 1.9%. Tapos potential additional risk, yung SL ng mga pending orders ko is 155 or 1.5%. So ito pa yung additional na potential additional risk in case lahat ng pending orders ko ay ma-hit at ma-SL. Okay? So kapag i-combine mo yung current risk at potential risk, around 3.4% yung mababawas sa aking balance. So, yun naman yung risk side, para makita ko lang yung risk side. Okay? So, ngayon, pupunta tayo sa scoring. So, alam naman na natin yung scoring, no? So, meron tayong Telegram. So, AUD, web negative 2. Oops. Ito na. Yan. Kailangan kong para magtabi sila. Yan.
AUD, we have negative 2. CAD, we have negative 2. Euro, we have negative 2. GBP, negative 6. JPY, positive 5. NZD, positive 5. And then USD, negative 3. Okay? So, ito na yung bias. Filter out natin. Tanggalin yung invalid. And then yung gap, dapat yung absolute value more than 5. Filter out natin yan. Okay? So, makikita natin na ito yung bias. Makikita ko na dito yung status. Okay? So, dito sa mga pairs na to, alam ko na itong JPY, may mga pending orders na ako. Itong ka-JPY, open trade na siya. Itong Euro JPY, Euro NZD, pending order siya, tsaka GBP JPY, open trade siya. So, ito yung mga tatlong nadagdag, no? Yan, pwede natin idagdag siya dito if magpe-place tayo ng new pending order, yung G1 pullback play, no? Ganyan, pwede natin lagay dito. Okay. Tapos, puntahan natin yung chart, no? GBP NZD. So, GBP NZD. So, GBP NZD. Yan. Tapos, pwede tayo mag, kung mag-sell limit, pwede ka mag-sell limit dyan. Kung saan mo man gustong mag-sell limit, sell limit dyan, tapos place your SL and place your TP. Lagay mo lang yung SL and TP. Sample lang to, no? Lagyan ko ng 30, lagyan ko ng 60. So, magiging ma-update din siya dito, 30-60. Tapos ma-update din yung 185. Ma-update ka rin na may 1.8 na yung potential additional risk kasi nagdagdag ka, di ba? So, yun yung parang mangyayari. Ngayon, ano yung parang bakit natin dinadagdag yung open trades at saka pending orders? Kasi just in case after some other time, after 2 hours, 3 hours or itong scoring na to is kanina umaga, tapos magche-check ka ngayon ng afternoon session, in case for example, no, may score tayo si GBP, no? In case bumaliktad na si GBP, naging positive 3 na siya, okay? Lahat ng GBP orders, pa-check natin. So dito, no, dito sa column K, makikita natin na si open trades natin na si JPY at saka si GBP JPY, okay pa sila. Pero si Euro GBP at GBP AUD, naging invalid na. So, mache-check ko na si Euro GBP naging bumaliktad na siya. Okay? So, naging invalid na siya. Kung titignan natin yung scoring, yan. Clear lang natin, no? Kung pupunta natin si Euro GBP naging neutral, naging invalid na siya, no? So, it will automatically update me. Kapag in-update ko yung score, mag-automatic din update yung remarks dito kung okay pa siya or kailangan ko na siyang i-check. I-check ko yung chart, meaning pwede ko na siyang i-closed. Diba? Kasi parang from buy, naging invalid. From sell, naging invalid. For example din, no, si dito, no, for example, si AUD naman, no. Si AUD naging positive 6 naman siya. Okay? Tapos si JPY naman naging ano ba? Negative 3? Sample? Yan. Makikita nyo rin, mag-update din siya dito yung pending orders ko. Pending orders. Ma-update din na sa current score, ma-update na yung mga pending orders ko na si AUDJPY. Pwede ko, i-check ko na siya kasi naging from sell, naging buy. So, i-close out ko na yung pending order ko. Yung mga na parang bumaliktad yung score. So, parang kapag ganito yung scoring, sa pending orders, ang natira na lang na valid pa is Euro and ZD. Kasi sell siya yung pending order ko. At saka yung current bias niya pa rin is sell. Okay?
Tapos sa open trades ko naman, ang okay pa na open trade ko is si GBPAUD kasi yung execution ko is sell, tapos yung current bias pa naman niya. Current bias pa naman niya is sell. Okay? So yun yung parang update natin sa ating scoring para kapag in-score na natin, makikita natin if yung open trade natin is same pa rin sa current bias. O yung pending orders natin is same pa rin sa current bias. And if need na ba natin siyang i-cancel or hayaan lang natin. So it's your decision. Pero at least kapag na-update yung scoring, nakikita natin na yung may mga pending orders or open trades na tayong i-manually close na siya. So, parang yun yung update ng scoring ng Excel na to. Okay? So, hope makatulong siya. So, to most probably sa G1 pullback play siya ginagamit. Pero, nasa sa inyo rin kung saan nyo siya gagamitin. Okay, guys? Hopefully, magiging okay yung mga trades natin and God bless always.